에이? 에이? 다는 nalang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Handang-handa ako at ang 19th Congress maglingkod, magsirbisyo sa iyo, at handang-handa kami makinig sa hinay ninyo. Magandang hapon po. Pasensya na ho kung medyo nag-antay ho kayo. Marami pa po kasi kami dinaanan. Salamat po. Alam ko na ho, excited kayo. Kausapin ko lang itong mga kasama ko. Una-una po, palakpakan po natin ang ating House Speaker, Ferdinand Martes Romualdez Jr. Siyempre, nandiyan din po si Senator Bong Revilla. Kasama ko rin po ang isa sa mga kandidato na inanunsyo ng Pangulo sa pagka-senador, si Congresswoman Camille Villar. And your very own Congresswoman Lani Mercado Revilla. At sa mga congressman po ng Agimat Party List at ng mga anak po ni Senator Bong at Congresswoman Lani, palakpakan po natin. And of course, ang 200 mga congressman, dahil late lang po yung iba, palakpakan po natin. Importante po yung mga yan. Anyway, hatid po namin ang maganda pong programa ng pamahalaan. Ito pong ISIP scholarship po, an incentive program ng pamahalaan. Ito po ay nabuo. Konsepto po ito ng mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At magtutuloy-tuloy po ito, promise. Kung ikaw ay first year hanggang fourth year, meron kang ayuda mula sa pamahalaan. Ngayon po, initially, may tatanggapin po kayong 5,000 at mga bigas sa palakpakan po natin ng gobyerno. And syempre, tuwing po may mga servicio fair, kasama po natin ang speaker dahil siya po ang namamahala, nagpapatakbo po nito. So, ito pong programa na ito, sabi niya, magtutuloy-tuloy po ito. Kung ikaw ay scholar, ikaw ay first year, hanggang fourth year, makakatikim ka ng incentive na ito. Every year, 15,000 po. Pwede po ninyo gamit sa kung ano mang gusto ninyo bilihin. Alright, at anyway, maraming salamat po sa mainit na pagsalubong. Good afternoon po. Ako po, Sir Erwin Tulfo, ang kakampi po ng mga inape. Once again, palakpakan po natin Congressman Erwin Tulfo! And hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap nyo dito po sa Bacoor, kapitbahay po ng aking bayan na Las Piñas City. So, syempre, nais ko pong batiin at pasalamatan ang talagang nag-conceptualize at nagsigurado ng serbisyo na ang ating gobyerno ay mailapit po sa inyong lahat, si Speaker Martin Romualdez, ang aming napakasipag at inspiring na leader sa Kongreso. Siyempre, nais ko rin po batiin ang minamahal nating senador mula sa Cavite, Senator Bong Revilla. And ang inspiration po sa akin, ang ina ng Bacoor, Congresswoman Lani Revilla. Andyan po rin ang Agimat Party List Representative Brian Revilla. Andyan po si Congressman Jolo. And nais ko rin po batiin si Mayor Strike Revilla and si Vice Mayor Rowena Bautista Mendiola. And siyempre, ang talagang idol na idol natin, ang kakampi natin, ang kasama ko po sa Kongreso, ang ating ACCIS Party List Representative, Erwin Tulfo. So, gaya niyo po, idol na idol ko po siya. And napakasaya ko po na dito sa event na ito, nakita ko na maraming kabataan ang matutulungan. So, sana po itong tulong na ibinibigay natin ngayong hapon ay talagang will go a long way. And makakaasa po kayo na kasama po ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, ang ating House Speaker, Martin Romualdez. Kami po lahat na kinatawan sa Kongreso, lahat po kami dito, talagang sisiguraduhin namin na tuloy-tuloy po itong tulong para lahat kayo ay makapagtapos, makahanap ng trabaho, at talagang siguraduhin natin na makamit natin ang lahat ng ating mga pangarap. Sama-sama po tayong lahat. So yun lamang po, napakasaya ko po sa pagkakataon na makasama kayong lahat. Sana magkita-kita po tayo muli.
muli sa mga graduation nyo. Muli mabuhay kayo at magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Once again, palapakan mo natin Congresswoman Camille Villar. Hello, Bacoor City! Isa namang A dyan! Ipakita natin ang sigla ng mga kabataan ng ating mahal na lungsod. Welcome to our visitors, most especially sa aming mahal na kaibigan, ang aming boss sa Kongreso, Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman po natin si Speaker. And of course, wini-welcome din po natin, actually hindi na to bisita eh, sariling atin na ito, ang ating minamahal, ang kaisa-isang lalaki sa puso ni Ate Lani, si Senator Bong Revilla. And of course, oh, ha? Sobra naman kayo, mamayang gabi na. Nandito din siya. Kayo talaga? Anyway, nandito rin, pampasigla ko yun. Eh. Anyway, nandito din po ang ating pong Agimat Party List Representative, ang aking panganay na anak, Congressman Brian Revilla. I-welcome din po natin ang ating mahal na mga kasamahan. Unahin ko na po ang kasama sa lineup ng aking asawa na inendorso na ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ang ating kasama sa Kongreso. Unahin ko na po ang babae, kumbaga yan, ito ang baby ng grupo ng inendorso ng Alyansa. Walang iba kundi ang ating kapitbahay, Congresswoman Senator-to-be Camille Villar. Palakpakan po natin. Ito, sabi ni Senator Bong, na-intriga tuloy ako, kababayan din natin ito. And dito po, kayo ha, suportahan nyo to. Pag hindi nyo to sinuportahan, patutulfo po kayo, Congressman Erwin Tulfo! In behalf of Mayor Strike Revilla, in behalf of Vice Mayor at Rowena Bautista Menjola, and all our city councilors, and of course, Board Member Ram Revilla Bautista, palakpakan nyo naman ang aking bunsong anak. Ayan. Sa lahat po ng ating mga, nandito pa lang ating mga city councilors. City councilors, please stand up. Ayan. Palakpakan po natin ang mga city councilors ng lungsod ng Bacoor. Ayan po sila. In behalf of the city government of Bacoor, we welcome all of you to the marching band capital of the Philippines, the city of Bacoor. And I present to you my classmates in Congress, the 5,000 recipients of ISIP. Ito po yung integrated scholarship ay incentive program ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos, at ang brainchild nito ay walang iba kundi ang ating mahusay, masipag, punong-puno ng malasakit, Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman po natin. Kami po, Speaker, ay lubusang nagpapasalamat sa inyo. You have given hope to our 5,000 scholars. You have given them hope to finish their college education. Mga anak, bilang mga scholars ng ISIP, bilang mga scholars ng pamahalaan na ito mula sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, let us thank him from the bottom of our hearts. Use your social media accounts to thank the President. Dahil marami po sa amin, sinasabi, naku, yung bagong Pilipinas caravan na yan, eh, pampolitika lang yan. Mind you, itong programang ito, isang taon na pong umiikot. Simulat sa poll na binoto natin, si BBM, umikot na ang bagong Pilipinas caravan sa iba't ibang mga lalawigan ng ating kapuluan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang programa ng ating Pangulo na ibaba ang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ito ang bagong Pilipinas. Kaya mga anak, dito po mga batang Bacoorenyo, please help us to be stewards of good news. Pwede ba yun? Ayaw na natin ng bad news. Ayaw na namin ng awayan
gusto namin nagsasama-sama, nagtutulong-tulong. Kung ang ating sigaw sa Bacoor is to love my Bacoor, dahil at home ka dito, ipakita natin na mahal natin ang ating mahal na Pangulo. Ipakita natin na mababait ang mga Bacooreno at sumusuporta sa ating mahal na pamahalaan. Dahil tayo ang bagong Pilipinas, tayo ang bagong Pilipino. Maraming maraming salamat po. Once again, Congresswoman Lani Mercado Revilla. Mga babayan, mga Bacooreno, eh, tanggalin ko na yung salamin ko. Mga kabataan Bacooreno, nais ko pong ipakilala. Wow. Ayun. Nais ko pong ipakilala ang aking matalik na kaibigan. Kaibigan na kailanman hindi ako iniwan. Kaibigan na maaasahan natin. Noong panahon na ako'y bagsak na bagsak, siya yung kasama ko. Kaya itong taong ito, nakikita natin na mga programang umaagos na ayuda sa ating buong bansa, hindi lamang sa Bacoor, hindi lamang sa Cavite, dahil ako mismo nakita ng dalawang mata ko, nakasama ako ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko kung gaano karaming pinaligaya ng mga tao. Ngayon lang nangyari to sa ating bansa. Mga kaibigan, palakpakan natin Speaker Martin Romualdez. Pwede ba tayong tumayo lahat at palakpakan natin siya? At siyempre, yung mga kongresista na kasama, na sumuporta sa programang ito, palakpakan din natin sila! Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 200 po ang mga naririto at may mga governors pa tayong mga kasama na taga Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mula Kawit hanggang Imus, General Trias at ngayon nandito dito sa Bacoor. At hanggang bukas, marami pong matutulungan. Kaya mga Caviteño, mga Bacooreño, kayo na ang bahalang sumagot doon sa mga bashers na itong programa ng Pangulo, eh ito'y tulong talaga. Itong programa ng Pangulong Bongbong Marcos na talagang sinusuportahan ng ating mahal na speaker at ng ating mga kasamang kongresista. Dapat lamang na pinapalakpakan natin. Dapat lamang ipagtanggol natin sila. Tama na yung sobrang politika. Serbisyo sa bayan ang kailangan ng bayan! Kaya sa inyong lahat, mga kababayan kong Bacooreno, mga kababayan kong Cavite-ño, mabuhay Speaker Martin Romualdez! Maraming maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan. Nung nakaraang bagyong Yolanda, Okay, sabay. Sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung dumaan yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung buong Revilla pamilya at lahat po kayo. Okay. Ganyan na lang tayo. Wala yung asawa ko eh. Ayan mo na lang muna at siyempre nagagalak po ako, isang malaking karangalan. Kaya ang pamilyang Revilla dito ay nag-host sa atin itong napakandang bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Itong ISIP, yung Integrated Scholarship Incentives Program, itong programa na to ay para sa iyo. Kayo po mga estudyante, kabataan, kahit sa totoo lang, matagal na siguro na dinig mo na kayo po ang kabataan,
ang mga estudyante ay pag-asa ng Republikang Pilipinas. Kayo po talaga ang napaka-importanteng bahagi ng ating sosyedad, sa ating buong bayan. Kung wala po kayo, at kung hindi kayo mag-aaral, ano ba ang mangyayari sa ating bansa? Kaya itong easy program na lahat po kayo dito, 5,000 beneficiaryo, 5,000 na estudyante, makakatanggap kayo ngayon na 15,000 cash assistance para sa edukasyon ninyo. Yun po ang easy program. At bukod pa riyan, meron din 5,000 na AX pang-assist po sa inyong buhay, sa pamilya ninyo. At siyempre, uuwi ninyo yung 5 kilong well-milled rice. Yun ang handog po natin, ang ating kongresista. Kahit kung wala po sila, hindi natin mailalaan itong budget o itong pondo para ipapagawa itong napakandang programa. Kaya nandito po kami, kahit hindi lang kami gumagawa ng batas, pero gusto rin din kami makikita itong implementasyon. At syempre, gusto rin natin makikita kung happy kayo. Kaya, kung happy kayo, ingay naman! Happy ba kayo? Itutuloy pa natin to? Buti naman, kasi kapapasa lang natin yung budget nung isang gabi, kasama pa rin yung isip, at itutuloy po natin to kasi napakalitong programa. Talaga, kayo talagang pag-asa, kayo talagang kinabukasan ng ating bansa. Kayo ang number one priority sa Ligang Batas. Nakalakdad dyan ay ang edukasyon ay number one priority. Kaya yun talaga ay makikita nyo. Miski sa budget natin, yung education department ay may pinakamalaking pondo. At ito ay para sa iyo. Para makikita nyo, nandito po kami lahat sa harap ninyo. At kami, yan ang handog po natin. Ito, karangalan natin maglingkod, magsirbisyo sa iyo, sa lahat ng mga tiga Bacoor, tiga Cavite. Ito ang pagkato natin. Magpasalamat din sa inyo lahat. Kaya kayo po rin ay naghalal sa atin. At dito naman, meron tayong mga ipapasok din natin sa Senado. Mga kasama sa Kongreso. Ayan yung Deputy Speaker natin, si Congresswoman Camille Villar. Parang estudyante pa, no? Napakaganda, napakabata. At siya magiging boses nyo sa Senado. At siyempre, sa pangkaibigan ko, isumbong mo kay Tulpo o kakampi na inaapi, the one and only our Deputy Majority Leader, Congressman Erwin Tulfo. Sila po, nung itong 19th Congress, talagang mamasisipag sila. Kasama-kasama tayo dito. Yung isang gabi, bago pinasa natin yung budget, nagpuyat-puyatan pa kami. Alas 3 kami nag-adjourn. Kaya hindi talaga natin kailangan, hindi pwede tayo mag-intis dito sa trabaho natin. Kailangan tuloy-tuloy. Kaya kayo talaga ang inisip din natin. Kaya tawag din natin sa program natin isip kasi parati kayo nasa isip natin. Kayo talaga ang minamahal natin. At kaya nandito kami. Palagay ko, gutom na rin kayo. Daanan na lang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader ng House of Representatives. Handang-handa ako at ang 19th Congress maglingkod, magsirbisyo sa iyo, at handang-handa kami makinig sa hinay ninyo. Maraming salamat, Bacoor! Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! Once again, palakpakan po natin!